Magandang gabi po sa inyo lahat, mga lods. Ngayon po ang pag-uusapan po natin. Ito pong palagi pong tinatanong po sa akin. Paano nga ba daw malalaman, lods, kung babae o lalaki kapag sa itlog pa lang? So marami na akong nakitang mga ilang nagko-comment, lods, sa mga video natin. At nasagot ko na rin naman to dati. Sasagutin na lang din natin ulit ngayon para po sa mga bago po nating followers. Okay, sa mga hindi pa po nakapalo sa aking Facebook at saka sa nakakapag-subscribe po sa aking YouTube, Engineer Agri, please follow and subscribe po mga lods para po sa mga iba pang mga information about po sa duck farming, paggawa po ng balod, saka paggawa po ng itlog maalat. So, paano nga ba natin malalaman mga lods kung babae o lalaki kapag ganito pa lang o itlog pa lang? Ang sagot po, lods, hindi po natin malalaman ang babae lalaki kapag nasa itlog pa lang. Pero lods, meron mga ilan na nagsasabi at mga may ilan po kung napapanood po sa YouTube. Ganito daw po ang babae at saka lalaki. Kapag ka daw, lods, patulis yung hugis po ng itlog, yan daw po ay barako o lalaki. Kapag ka naman daw ang hugis, lods, ay may pabilog, yan daw po ay babae. So ganun po nila, lods, na nalalaman daw kung babae o lalaki kapag ka sa itlog pa lang. Pero sa akin, lods, ang opinion ko lang ay hindi sa ganun, lods, na hugis lang, malalaman mo na babae o lalaki, hindi po. Doon pa rin ako, lods, sa proseso po ng sexing. Nalalaman siya, lods, kapag napisa na yung itik at tinitignan ho talaga yung kanilang mga ari. Sa ganun pong sistema na alam ko o yung sexing, ay accurate at 100% na malalaman mo po talaga yung barako at saka babae at saka hindi ka basta mai-scam, lods. Kasi, lods, kung ganun pala ang batayan ng pagpili ng lalaki o babae, edi sana, lods, lahat na lang pala ng isasalang natin ay puro pabilog na pala na itlog. Puro pabilog para lahat babae. Kung may iba pang way talaga, lods, kung paano natin malalaman kung babae o lalaki sa itlog pa lang, eh pwede naman nating aralin. At sa mga nakakapanood ng video na to, ay welcome po kayo, lods, na mag-comment po ng inyong opinion. O kung may mga technique kayo alam, lods, kung paano malaman ng lalaki babae sa itlog pa lang, comment daw para malaman na po ng mga aspiring duck racers po natin. Kaya ho kami, mga lods, kapag magpipisa ho kami, ang salang ko po nito sa incubator sa akin po, tina times 4 ko. Base dun po sa order po ng customer. Halimbawa, order ho ng kliyente namin, 2,000 babae times 4, 8,000 itlog ang kailangan kong isa lang sa incubator, mga lods. Pero kapag na-final na silaw na namin to, lods, yung huling silaw na, ang sampanan nito, lods, nasa 6,000, no? Magiging babae dun, lods, possible kung 80% po yung hatching nyo nasa 2,300 to 2,500 yung magiging babae. Kasi, lods, minsan ang kadalasan na nangyari, ina-assume ko na yung barako at saka babae 50-50 lang. So maaari yung, lods, maging 2,000 to 2,500 din yung barako, ganun din yung babae, magiging ganun din karami. Kung mag 80% man, lods, yung pataas yung hatching rate po ng ating pisaan.